Hello guys, welcome po sa aming channel. Ngayon, i-discuss ko po sa inyo yung mga parts ng mini sewing machine na ito at yung mga function niya, mga gamit niya. Pero bago yan, i-share ko lang sa inyo ang aking karanasan sa pagbili nito. Akala ko, noona, itong mini sewing machine ko ay sira. Kasi nga ayaw gumana. Ang ginawa ko lang, kasi lahat sinubukan ko na, naglagay na ako ng battery dito. At saka, sinubukan ko rin siyang i-saksak. Ayaw talaga gumana. Ayun pala, nung chinek ko itong part na ito, yung hand wheel, medyo ano pala siya, stuck up. Ayaw gumalaw-galaw kayong ginawa ko. Inikot-ikot ko, ikot-ikot muna ng dahan-dahan para kayo paano. Ay, ano, ayun. Nung ikot-ikot na siya, at saka ito, mahigpit pala ito, niluwagan ko siya ng konti, yung hindi talaga sobrang ipit na ipit. Ayun, nung sinubukan ko na uli, umandar na siya. Nung akala kong sira, ay hindi pala. So, ito na nga guys, ito. Ito yung hand wheel. Dito, ito ginagamit. Pag inikot mo ito, aakyat bababa ang karayom dito. Tapos ito sa part na ito, sa pagbili mo nito, ay nakalubog pa diba ito, ganyan. Gaganon mo lang siya para lumuwa. Tulak mo lang konti, tapos counterclockwise, ganyan, para lumuwa. Dito naman, nilalagay ang bobbin. Sa paglagay ng ano, yan. Dito, kapag tayo ay maglalagay ng sinulid dito sa bobbin. Yan, ganyan siya. Itong part na ito, ito, yan. Dito nilalagay ang sinulid. Yan, sinulid. Para ito, nilalagyan ang bobbin. Yan. Tsaka dito ilalagay. Yan. Kapag hindi magkasya guys, pwedeng baligta rin yung mag-angkop siya na medyo nag-ano na siya. Tingnan nyo ay hindi na mahuhulog. Babaligta rin nyo lang hanggang sa ganyan na siya. Yan. Yan. Pagtapos ng malagyan itong bobbin, tatanggalin na siya. Pag puno na, tanggalin ito. Yan. Tatago na ito. Unlike kasi sa dating makina, yung sinauna, yung mayroon kasi akong dipadjak dyan, yung kara sinulid na ito, dito lang yan nakalagay. Tapos, diba nakaganyan siya, tapos papunta, ano na yan, papunta doon sa karayo. Itong sa mini sewing machine ay iba. Iba. Yung nalagyan mo na ng, ano, ng sinulid na bobbin, dito mo siya ilalagay, saka mo siya ipapasok dun sa sinulid. Ito. Ang pagtanggal naman ito ay hihilahin mo lang ng konti. Ganda. Yan. Ganyan lang siya. Balik nyo na siya. Ang paglagay ay ganito. Pasok. Ito, pwede naman nandyan. Ayan. Pwede. Tapos, kunting tulak lang. Ayan. Tapos, ayan. Ilalagay na. Dapat, guys, sunod-sunod yung kalagay kasi yung base kasi dun sa ano, kung sa dipadjak ko kasi na makina, kapag hindi tama kasi ang pagkasunod-sunod ng lagay mo ng sinulid ay
hindi ka makakatahi. Tapos guys, itong part na ito, yung paakyat baba na ito, yan, lagi nyo make sure na nakataas siya. Lagi siyang nakataas. Ito na siya ilagay. Pag gusto mong hilahin yung ganyan, yung kunwari ganyan, bitin yung pag-put nyo ng ano, sinulid. Pag gusto mong hilahin, ganito, dito ako naghihila. Ayan. 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 Para humaba siya. Diyan lang ako naghihila. Ayan. Ayan. Ito pala guys, ang gamit nito ay ayan, parang siya yung naghihigpit o yung ayun, kailangan kasi ito medyo yung tama, hindi sobrang higpit, hindi rin maluwag, parang siya ang nagki-clip ng sinulid. Ayan. Yung tamang ito ang medyo mas mahirap mag-ano tansya minsan ito eh. Kaya once na magalaw mo na siya, maayos mo na siya, huwag mo na siyang galaw-galawin, lalo pag mahigpit, hindi na siya ganun kadali mag-ano, ganyan lang. Ginagawa ko, ginaganyan-ganyan, pinatapos. Tansya mo lang. Balik mo sa dati, pero huwag mo hihigpitan ng gusto, parang itatakip mo lang siya yan. Yung mahihila-hila. Tapos ito. Pasok na siya dyan. Ito ang sunod. Tapos dito. Ayaw pumasok. Ayan. Ayan. Tapos, mayroon kasi silang ginagamit na ano, ito kasama to sa binibili, diba? Na dito. Dito. So, pero hindi ako sanay dito gumamit. Mano-mano na ako gumamit. Ayan. Siguraduhin mong nakataas siyempre yung karayong, diba? Ayan. Sundan nyo lang yung pag, kung paano pagkasunod-sunod ng ano. Diba yung pagbili naman ay mayroon nang nakalagay ng ganito. Pag hindi nyo makuha dun sa manual, tandaan nyo na lang yung one. Yan. Kung paano pagkasunod-sunod. Itong part naman na ito ay dito naman yung nilalagay yung sa ilalim yung bobbin na isa. Ayan. Ganun yung pagtanggal. Yung way naman ng paglagay ay ganyan. Naka-face itong pinagputulan ng ano sa dito, sa kanan. Ayan. Silagay lang. Tapos. Ayan. Ilagay dyan. Sara na. Gawa ko, gusto kong hugutin itong sinulid sa ilalim. Ayan, ikutin mo yung handle. Hawakan mo ito yung ano, para mas madali yung sa taas na ano, sinulid. Ayan, habang iniikot-ikot. Ayan na po siya. Diyan na po siya sa taas. Ayan na. Naiangat nga na yung sa ilalim na sinulid. Tapos ito, pag ito naman ang gamit nito ay yung nag siya yung nag-aakyat baba nitong part nito. Diba yung pagtatahi ka na, lalagay mo ang tela saka ibababa. Pag tapos naman magtahi, ito ay aangat. Yan na guys. Yan. Yan, ready ka ng manahi. Sa pananahi, pwedeng gamitin itong on, pagsanay ka na,
kung gusto mo naman eh itong pedal. Ayan. Dito i-ano mo ang paa mo sa tuwing ganyan, ganyan. Pag sa tuwing i-ano mo na ng paa mo ganyan, aandar na siya. Ayan. Pipili ka let's either ito ang gamitin mo o ito. Tapos ito, ang function nito ay kung gusto mo yung mabagal, hindi ka pa ganun kasanay, L, low. High naman pag sa H mo ilagay. Yan, sige. Subukan natin yung kwan. Isaksak natin dito yung ano niya, yung pedal niya. Tapos, ito yun naman yung power niya. Pwede naman battery. Kung bawa, walang power. Saksak na natin dito. Subukan natin. Yan. Diba nakaangat ito? Angat, iangat dito sa likod para umangat. Tapos siyempre dapat nakaangat din yung karayom para mapasok yung tela. Ayan. Ayan. Tapos pag napasok na yung tela, ibaba na itong tansya mo na kung saan banda dadaan yung ano mo. Baba mo itong part na to. So, ito guys, magagamitin ko itong ano, switch. Tatakbo na siya pag i-on ko siya. Pag ano ko, off ko naman. For example, try ko naman itong ano, kamay lang ang gamit ko sa pedal kasi medyo sanay ako. Sa kamay, medyo hindi ako masyadong ano sa paagawa ng masyado itong maliit. Ha? Ano ka lang kung saan ka medyo sanay. Yun ang gamitin mo. Eh, since pili ka lang dito sa may ano, sa dalawa na ito. Ganun na siya kadali. Mas ano, mas madali ito sa ano, sa usual, sa dating ano na yung lipad jack, masakit ang likod kapag ano, kaya nagbili ako ng mas maliit kasi masakit sa likod ang pagpapadjack. Ganyan. Pag minsan maranasan niyo na minsan na parang ayaw gumalaw dito, parang na-stuck siya, stuck up. Galaw-galawin mo lang itong ano, parang ikuan nyo lang. Kasi usually ganyan din ang isa sa mga problema ng mananahi. Yan, laging iangat ito bago magsimula manahi. Ayan. Tanggalin na. Tataas ulit ito. Yan. Tapos yan. Pag hindi mo basta-basta mahi, di ba itong ginagamit pag hinihila-hila siya. Yan, pero para sa akin madaling gawin para magkaroon ka ng sobra dito na ano, madali mo siyang magupit, magkaroon ng allowance ang iyong sinulid ay dito. Hinihila ko ng ganyan. Ito ang hila ko, yan. Tapos pag hila ko ng ganyan, hila na sa baba, ganoon na siya kadali. Okay, sana malinaw at may nakuha kayong idea kung paano ang pagtahi. Salamat!